Isang linggong gabi-gabing pangaral ang isinagawa ng mga Adventista sa Barangay San Roque, Isla ng Buyayaw. Ang nasabing pangaral ay pinangunahan ni General Conference Adventist World Radio Special Projects Director, Pastor Robert Dulay, kasama ng kanyang may bahay at pinagpalang umakay sa 44 na tao na magpabautismo. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Sheena Machum. Tapos ang isang linggo ng Bible at Family Seminar, 44 na mga bagong kapatid ang nailapit sa paanan ng Panginoong Jesus. Ito ay bunga ng gabi-gabing pangangaral ng mag-asawang Pastor Robert Bassett Dulay at Mrs. Eliza Dulay sa Isla ng Buyayaw, Barangay Pucanil, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Kanilang tinalakay ang lektura patungkol sa kalusugan, pampamilya at mga pangako ng Diyos sa Biblia, na kinasihan niya at nagtulak sa mga individual na ito upang tanggapin si Jesucristo sa araw na ito sa pamamagitan ng bautismo. Nagpapasalamat ako ng lubos sa Panginoon sa pagkat talagang siya ang pumili upang ako ay magdesisyon na magpabautismo. Nalain ko na magampanan ko ang aking tinanggap na pananampalataya at maging halimbawa ako sa mga kapatiran. Hatid ng Adventist World Radio 360 Degrees ang pangangaral na may temang pagpapahayag ng pag-asa sa pakikipagtulungan ng Mindoro Island Mission, NPUC, SCLC, SMMP at iba pang mga lingkod ng Panginoon. Buong suporta rin naman ang naranasan sa buong pangangaral. Narito ang presensya ni Pastor Samuel So, Assistant Secretary of General Conference. Everyone had his own value and a role to play. Ang ibig sabihin, bawat isa sa atin ay dapat bahaging ginagampanan. One of the main purpose of the church is for mission. Isa sa mga panukala ng Diyos kung bakit may simbahan ay para sa pagmimisyon. That's why Ellen White said the church was organized for service. Kaya sabi nito, ang Mindoro Island Mission Officers sa pangungunan ni Pastor Danny Fiecas kasama ang kanyang sambahayan, Treasurer Roland Fabon, mga kapatiran ng SOM at Bulalakaw District at ang buong pamilya ng butihing Pastor, Pastor Dulay at ng kanyang may bahay. At ako ay lubos nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil sa karapatan na nagkaroon kami ng pangaral dito sa lugar ng Buyayaw. Ano po? At nagpapasalamat kami sa mga taong sumuporta para matuloy itong prosadang ito na ginanap dito sa lugar na ito. Ang aking dalangin, lalo ng higit sa mga bago na binyagan, na sila ay magtumibay sa kanilang pananampalatayang tinanggap, na sila po ay magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula dito sa Isla ng Buyayaw, ako po si Sheena Dane Machum, Hope Today, NPUC News.